Heaven watch the Philippines, keep her safe from harm, guide her sons and her precious ones in the city and on the farm. Friendly with America, let her always be. Heaven watch the Philippines and keep her forever free. Heaven watch the Philippines, keep her safe from harm, guide her sons and her precious ones in the city and on the farm. Friendly with America, let her always be. Heaven watch the Philippines and keep her forever free, and her forever free. At mga lupa natin, nung araw tayo, we're the biggest exporter of coconut. Ngunit ngayon, hindi na tayo mag-export. Ating mga anak, mga kabataan, sa ating kinabukasan, maraming salamat po sa inyo lahat. Niyan nyo kami, hindi nyo kami binigyan ng respeto at anong tinawag sa amin. Naiiyak na kami, nasaktan kami. Pero kayo makakatiyak. Kami, wala kami vengeance sa aming puso. It hurt us a lot, especially media-wise, because the problem with the media is the gun can kill you only up to the grave, but the media can kill you beyond the grave. How many books have been said about me, written about me? Did I confront anybody or slap their faces or kick them or kill them? No! There is divine justice. I don't even wish confidentially in my heart evil to those people who did us so much harm and pain. No! Alam nyo guys, nakakalungkot. Meron akong mga napapanood ng mga video ng mga Marcos at lalo na si Imelda Marcos. Alam nyo guys, yung ginagawa natin sa kanila, hindi nila deserve. Isipin nyo guys, ganito lang. Ang mga Marcos, 20 years umupo, ano ang ginawa sa Pilipinas? Pinagawan tayo nyo ng mga eskwelahan, ospital, tulay, kalsada, tren, libreng gamot, mga clinic. Alam nyo, ginawa nila yan para matulungan tayo mga Pilipino. Gumawa sila ng mga kumpanya ko sa mga kapagbigay ng mga trabaho. Magiging mura ang ating mga bilihin. Pero anong ginagawa nitong mga tao na to? Hindi nyo ba naiisip guys, 30 years umupo ang Aquino, walang ginawa. Dumami ang OFW natin. Dumami ang ginagahasa, dumadami ang pinapatay, nasasaktan, pero walang ginawa ang Aquino administration. Tapos anong ginawa nila sa mga pag-aari ng gobyerno? Pinagbebenta nila na dating may-ari ay ang ating gobyerno na ipinundar ni Marcos para maging mura ang bilihin natin, maging mura ang mga bayarin natin sa kuryente, tubig, ang mga magsasaka natin ay suportado. Pero ang Aquino, 30 years umupo, walang ginawa, kundi pahirapan ng mga Pilipino. Bakit nyo susuportahan yung mga ganyang tao? Hindi nyo ba naiisip guys? Nilulugmok nyo ang Pilipinas sa lalong kahirapan. Hindi nyo tinutulungan ang mga Pilipino, tinutulungan nyo ang mga mayayaman kung paano ilugmok ang mahirap at ang mga mamamayang Pilipino sa hirap. Nakikinabang sila, hindi tayo ang nakikinabang. Hindi ang mga Pilipino ang nakikinabang, kundi ang mayayamang negosyanteng nasa Pilipinas. Mag-isip kayo guys. Kung mahal nyo ang kamag-anak nyo, ang magiging mga anak nyo at apo, bigyan nyo ng magandang kinabukasan. Huwag kayong magpabulag sa mga black propaganda. Tumingin kayo kung ano ang mga nagawa. Timbangin nyo kung ano ang nakabuti, ano ang nakasama. Madaling gumawa ng chismis, madaling gumawa ng istorya. Kung ako chismosa na kapitbahay, yung gagawang kita ng istorya para masira ka lang sa buong kapitbahay. Ganun lang kasimple. Pero ang mga Marcos, sa dami ng sinabi ng kabila sa kanila, sinabing masasakit sa salita sa kanila, wala tayong narinig na kahit anong paninira ng pagganti. Bagkus ang nasa isip nila ay bumangon para sa mga Pilipino. Tulungan ang mga Pilipinong naghihirap at naghihikahos. Kung hapon yan, o, mahihina ang loob, matagal nang nagpatiwakal yung pamilya na yan, sa totoo lang, sa sakit ng ginagawa natin sa kanila, sa lahat ng mga binato natin sa kanila na hindi totoo. Bilang ako isang magulang, naranasan ko yan. Konting talo namin ang anak ko, nagdurugo halos ang puso ko. Alam ko, alam din yan, ganyan na maging magulang.
Pero mas masakit sa mga Marcos ang ginawa natin. Na ibinuhos nila, minahal nila, at tinulungan ng bawat Pilipino para umulad. Pero anong ginawa natin? Kaya salamat mga Marcos family at nandiyan kayo para sa amin kasi hindi kayo nagsasawa para isipin at pangarapin na umulad ang bawat Pilipino. Maraming maraming salamat at saludo po kami sa inyo. At dito po kami libreng lumalaban para sa inyo. At tutulong kami sa inyong pangangampanya na walang bayad. At hangad namin ang inyong pangarap para sa amin na kami ay inyong matulungan. Maraming salamat po at Marcos pa rin forever.